tapos kung wala nang pera mag-utang. Oo, tapos kung mag-utang hindi magbayad. Ano, away, tapos kung mag-away watak ang pamilya. Tapos kung watak ang pamilya, wala nang future yung mga bata. Hello mga kalalabs! Yes! Welcome back to our YouTube channel! Ito na naman! Nandito na naman ako! Since nakikita nyo kasi kahapon kasi, ang hagay ko, yung buhok ko sobrang haba, tapos yung balbas ko dito ang haba, mukha ko na akong mature. Pero ngayon, tingnan nyo! Ingit ka, nagagandahan ka sa akin, no? Nakikita ka sa akin, no? Kasi ano na, parang ano na, maayos na yung buhok ko, tsaka yung ano ko, hindi na ako hagar, katulad mo, char! So, bakit ako nandito? Ang tanong mo, bakit ako nandito? Oo, kasi wala kasi ako sa feeling ng mama ko. Ayan na naman. Emotion na naman. Char. So, kasi wala. I'm so sorry. Char lang. Oo, ikaw talaga. So, kasi ang gagawin ko ngayon kasi aanang-anang tayo ngayon. So, wala kasi sa feeling ko yung mama ko. Yung mama ko wala sa feeling ko. Kaya, yung gagawin ko ngayon, since hindi naman ako lumaki sa mama ko, mag-describe na lang ako sa mga klase-klase ng mga ugali ng mga nanay. Kung may nanay ka, subscribe ka na sa YouTube channel. Kung wala kang nanay, kung iniwan ka or natego na mama mo, subscribe ka pa din. Itong video ito, nagagawin ko kasi, ni-request to ni Dana Borromeo, yung estudyante ko sa ABM, yung muwa na naman itim, yung maganda, akala mo, nakikinig sa klase ko, pero, ayun, tulog lang ang tulog, tapos pinipicturan namin, natutulog siya, tapos isi-send namin sa GC, shout out sa iyo, Dana, ha? Siya sabi ko sa'yo, ha? So, siya nag-request nito, so, since siya nag-request nito, ipagbibigyan ko, dito na, so, yung, ang video na gawin natin ngayon, ulit-ulitin, ang iba't ibang uri, or ugali ng mga nanay. Oo, nandiyan talaga. Alam niyo ba yung mga nanay na yung mga palautos? Oo, yung bang may ginagawa ka, tapos busy ka o natutulog ka, pero yung mama mo utos ng utos. Alam mo yun? Yung bang ang himbing ng pagtulog mo, ang ganang paglalaro mo ng ML, may kachat kang iba, may kakul kang iba, pero itong nanay mong palautos, insensitibo, hindi niya alam may ginagawa ka, utos ng utos, buti na lang kung mag-utos siya, isang beses lang. Yung mama ko kasi, yung pumunta ko sa bahay niya, mag-utos, yung mga isa-isa, mayroon. Rafi, bumili ka ng suka. Tapos ayun, bumili. Rafi, bumili ka ng paminta. Ayun, isa na naman. Oh, Rafi, pabili ulit ng bedsin. Mama! Ano ba? Yan mo na lang, ilista mo na lang. Kasi, napapagod din kami kasi sa kakano mo sa amin, sa kaka... palautos ka, mama. Sinasabi ko sa'yo, nana, hindi ko na lang alam kung paano magsalita dito. Meron talagang nana yung mga palautos na alam mo ng... may mga kapatid ka na nandyan na nakabuka ka lang yung ano nila, yung mga legs nila, pero si mama din ito, hindi niya inuutusan yung mga kapatid mo. Oo, ikaw lang talaga yung yung parang runner, yung parating inuutusan. Oo, so yung next tayo. Next talaga, yung mga nanay na, yung bang meron kayo nito for sure, yung mga nanay na galit kung walang pera. Oo, actually hindi ganyan yung mama ko. Meron kasing nanay, umanda ka na, pag yan yung mama mo walang pera, wag mo yan gusipin. Kung ayaw mong bumaon ka ng buhay, ha? Kung ayaw mong makita si San Pedro, huwag mo yan kulitin. Kasi meron talagang nanay. Naiirita talaga sila kung walang pera. Kung may pera sila, masaya sila. Kaya bigyan mo yan ng pera. Ha? Ha? Bigyan mo yan ng pera. Kasi, ewan ko lang, para sa akin lang. Kasi may nanay talaga yung walang, galit pa lang walang pera. Kasi nagagalit sila dahil wala na naman gasto sa bahay. Pambayad sa kuryente tsaka sa tubig. Pambili ng mga pagkain para sa baon mo din. Ayun, parang nai-stress sila. Hindi nila ma-handle yung ganyang klaseng emosyon. Ganyang klaseng emosyon. Kaya sila nagagalit. Kaya, ewan nila kung saan sila kukuha. Nai-stress yung utak nila. Shout out sa'yo, mama. Disclaimer lang, itong video na ginagawa ko ngayon, paano lang, pangkatatawanan lang, huwag nyo mag-bash. Huh? Mag-bash kayo, bahala na kayo. Basta mag-heart ako sa ano nyo sa bashing comment. Yung bashing comment. So ayun. Meron naman, yung mama ko kasi kahit walang pera, or katulad ko, kung walang pera, dead ma, masaya pa rin. Bakit? Bakit ako magagalit? Wala naman, hindi naman yung kakatulong sa akin. So next tayo. So yung next ay,
Yung mama mong sweet. Shout out dyan sa mama ko. Sweet talaga yung mama ko. Yung mama mong sweet, yung parang tinuturing kang kapatid. Yung tinuturing kang ano lang. Para bang kaibigan, nagkaibigan mo lang. Then yung sweet siya, niyayakap ka always. Then something maalalahanin, thoughtful siya bilang nanay. Pero meron talagang nanay din, yung mga sweet pero kung magalit, sinasabi ko sa'yo, dahil pa yung dragon hanggang yung apoy lumalabas sa ilong niya. Meron talagang ganyan, yung sweet na babae pero kung magalit, humanda ka na, kidlat yung aabutin mo, dahil kidlat. So shout out sa mga sweet na mama dyan. Yung mama ko dyan, so sweet. Kahit ako sweet kasi akong tao, pero ina-admit ko kasi ako din pag magalit ako, iba. Iba kasi ako magalit, pero kinokontrol ko kasi ayoko din magalit ng sobra kasi nakakasakit yun sa heart. Ang puso ko ay titibok. So next tayo, yung mga nanay na sugarol. Oo, common yan yung mga nanay sugarol. Nasa ano yan? Sa mga pamilyang mahirap, galing sa mga pamilyang mahirap, yung mga sugarol na nanay. Oo, yung wala na kayong pera, wala ka ng baon papuntang eskwela, wala na kayong pagkain. Pero, sinasabi ko sa'yo, tinitipid niya yung pera para magkaroon siya ng kapital yun sa pagsugal niya, sa pagbabarahan niya. Nay, shout out dyan sa'yo, Nay. Kasi, Nay, sa panahon ngayon ng pandemya, kailangan natin ng pera. Huwag natin paglaruanan yung pera sa mga pagsusugal. Kasi yan, sa pagsusugal kasi hindi tayo sigurado dyan kung mananalo ba tayo or matatalo. Kung bumili tayo ng bigas or pagkain sa mga pamilya natin, sigurado pang nabusog sila kasi dyan sa pagsusugal nyo. Tapos ano, kung natalo galit. Kung wala ng pera galit. Tapos kung nanalo masaya. Tapos kung wala ng pera mag-utang. Tapos kung mag-utang hindi magbayad. Away. Tapos kung mag-away, watak ang pamilya. Tapos kung watak ang pamilya, wala ng future yung mga bata. Sabi ko sa mga nanay, Huwag ganun. So, punta tayo sa wonder na nanay. Oo, yung wonder na nanay. Alam mo bang, in-encounter ko na to, yung bang inaway ka ng ibang bata, tapos sinumbong mo yung mama mo. Ano sinumbong? Nagsumbong ka sa mama mo. Nagsumbong ka dahil inaway ka. Tapos itong mama mo, dahil nakita kang umiiyak, dahil nakita kang may dugo dito, nag-away kayo yung kaibigan mo, yung bata pa kayo, nanay mo, kahit hindi alam yung rason, bakit kinag-away, susugot siya sa nanay ng ano mo, ng kaibigan. Tapos ayun, magsabi na, hoy, anong ginawa mo sa anak ko? Harare, ilabas mo yung anak mo. Yung gano'n, no? Pakera, wonder na nanay, yung gagawin niyang lahat para ano lang, para masagip lang yung ano, yung sakit at pighati na natamo mo sa kaibigan mo. Oo, pero ano din advice din sa nanay? Advice din sa mga nanay na huwag yung ano lang, padalos-dalos. Parang idaan sa magandang kwento. Oo, para kayo din, baka sinugod nyo din yung doon yung bata. Tapos ikaw tsaka yung nanay ng bata. Ano lang, mag-aaway na din po. Huwag ganun. Idaan lang sa magandang usapan. Para love-love lang tayo. Love you. So punta tayo sa yung mother of joy. Mother of joy. Nandiyan na naman yung mama ko. Kasi kahit gaano na kalaki yung problema niyo sa bahay, pero itong nanay mo, hindi mawala yung smile sa bibig niya or sa mukha niya dahil masaya lang siya. Katulad ko. Kasi ako, pag ako may problema, ayoko kargahin yung problema. Kasi nagbumukhang stress. Kasi pag ginakarga mo yan, mag-i-stress ka. Dapat ano lang, ano joy lang always, happy lang always, huwag gargahin. Ganun dapat yung mama. Oo, yung bang pasayaw sayo, pasumba-zumba lang, kahit wala ng pera, kahit wala ng butas ng panty niya, kahit iniwan siya ng asawa niya, kahit pinasagot-sagot siya ng pangit niyang anak. Oo, kala mo prinsesing anak. Alam mo, sabi-sabi ng ano, pabili ng iPhone, pabili ng iPad, kasi online teaching, online learning tayo, ma. Huwag kang rich kid, hindi ka naman rich kid. Punta tayo sa, kung may mother of joy, meron talaga yung mga emotional na nanay. Oo, baka yung bang kung may nagawa kang kasalanan, tapos labag sa kalooban nila, iiyak yan sila, nasasaktan sila sa mga ginagawa natin. Yung mga nanay na pala iyak, yung emotional na nanay. Minsan kasi tayo kasi mga anak, hindi natin something, hindi parang hindi natin sinasadya yung mga kasalanan na ginagawa natin kasi underage pa tayo. Tapos malaman ng mama natin na ginawa na may gumawa tayong masama. Example, yung always cutting sa klase, tapos hindi nag-study, hindi nag-aaral ng mabuti. Tapos kung malaman niya ng mama natin, syempre iiyak na naman sila kasi sila naggasto sa atin, sila nag-aalaga ng mabuti. Ano yung nagkulang sa kanila? Bakit tayo ganito? So ganoon, umiiyak yung mga mama, nasasaktan sila sa mga ginagawa natin. Dapat kung ganoon yung mama niyo, emotional, wag niyong ulit-ulitin yung mga kasalanan na ginagawa natin kasi syempre sinasabi ko sa inyo, yan kasi yung mga mama, ano yan sila sa atin? Kahit mabunga nga yan sila, ano yan sila? Parang treasure yan sila sa atin. Kung wala yan sila, wala tayo. Sinasabi ko sa inyo, shoutout sa mama ko dyan. Namimiss ko na yung mama ko, yung totoo lang. Yung totoo lang, namimiss ko na yung mama ko. Hindi kasi ako nag-call sa kanya, then, kasi, may, mahabang kwento, char. So, ayun, kaya yung mama natin. Huwag natin silang saktan, ah?
Yung emotional naman. Ayoko talaga nito. So, go tayo sa yung mapanghiyang nanay. Pero hindi ganito yung nanay ko. Yung mapanghiyang nanay. Yung bang ipapahiya ka sa harap ng mga tao. Oo, shout out sa inyo dyan. Yung bang kung nandun ka sa tindahan, tapos may trabaho kang hindi ginagawa sa bahay, napupuntahan ka, dun siya magpuputak-putak. Kung akala mo manong, tapos nahihiya ka na, itong anak mo, nahihiya na. Dahil sa pagbunganga mo dun sa harap ng mga tao, sa anak mo, siyempre nakakaya naman yun. Yung mga palahiyang nanay, hindi lang sa tindahan, kahit sa loob ng bahay. Kahit sa loob ng bahay, dun siya magtalak ng talak. Siyempre makikinig yung maririnig ng mga kapitbahay, yung boses ng mama mo, parang machine gun. Oo, yung sasabihin, malandi ka, yung panty mo, ayun, nasa CR, madugo. Tapos sa mga babae dyan. Ha? Tapos sa mga lalaki din, Rodolfo, bakit ka nasa CR? Bakit ang tagal-tagal mo sa CR? Anong ginagawa mo dyan? Yung mga ganyan. Yung mga ganyan, no? Kung ganyan yung mama ko, sabihin ko na lang sa mama ko, ma'am, kailangan mo ng mic tsaka speaker, ha? Yung mga ganon. So next time, yung mga security guard na nanay. Oo, yung mga security guard na nanay, yung mga lahat na lang ng aspeto sa katawan mo, i-check niya hanggang sa FB account mo, hanggang sa chat mo, i-open talaga yung mga inbox. Sino ba yung tinatanong niya sa kapitbahay, sino ba yung lalaking kasama mo, sino ba yung babaeng kasama niya, yung mga ganyan, yung mga nanay na security guard. Ha? Chine-check kayo? Pero hindi natin mablame yung mama kasi they are mother. Mother talaga sila kasi dapat ayaw talaga nilang may mangyaring masama sa atin. Gusto nila may marating tayo sa ating buhay, hindi yung pariwara lang tayo. Oo. O next po tayo yung mga nanay na kuripot. Mga nanay na kuripot, shout out. Kasi may mga bata ngayon, mas gusto nila humingi ng baon sa tatay kaysa sa nanay. Kasi pag sa tatay kasi, sobra-sobra, malaki yung binibigyan ng pera. Pag sa nanay, my gosh, 10 peso lang, 5 peso, 5 pesos kay papa, 100. Yung mama ko, binigyan ako ng 2 pesos nung elementary ako, galit pa. Kasi binigyan lang sa ako ng mama ko before is 1 peso lang. Tapos kung hihingi ako ng 2 piso, akala mo may gera na. Ang galit talaga, 2 peso lang. Yun lang, nagalit na siya. So yung mga nanay na kuripot, oo. Kasi sila kasi yung mga, treasurer yan sila. Nagbabudget yan sila ng mga pera para sa, sa bahay, daming gastos. Kaya sila kuripot. So meron din tayo yung mga, last but not least, yung mga best advisor na nanay. Oo, yung mga nanay na advisor. Yung bang kung may problema ka, umiiyak ka, emotional, controlled by your emotion, nandyan sila para gumabay sa'yo. Oo, parang kino-comfort ka, hinahag ka, piniprake ka, or ina-advise ka, godly advices, nandyan sila para sa'yo. Oo, meron talagang nanay na ganyan. Yung bang hindi ka inahayaan na kargahin mo yung sarili mong problema, nandyan sila para sa'yo. Meron din nanay na walang pakialam sa sa problema mo. Oh, bahala ka dyan kasi hinanap mo yan. Oo. Ako kasi, pag sa akin, pag anak ko, pag may problema siya, mag-advise ako. Pero kung gawin niya yun ulit, yung problema na yun, tanga ka na anak ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? 1 is enough. 2 is too much. 3 is, is dangerous. What more if 4? So, ayun mga kalala. So, kung nagustuhan mo ang video ito, so advice lang sa mga nanay, thank you, or ito lang paalala sa mga nanay, or gusto ko talaga mag-thank you sa inyo mga dakilang mga nanay dito sa mundong ginagalawan natin. Oo, salamat sa pag-aalaga, sa pag-aruga, salamat sa pagiging mabuting ina sa amin. Salamat ho talaga sa inyo ko, dahil kung wala kayo, wala kami. Thank you, shout out sa mama ko, Mamang Florinda, love you so much, and God bless you. Bye-bye mga kalalabs.